Hi guys, happy morning. This is Henry Porquez, also known as Kuya H. Guys, for today's video, ay tuturo ko sa inyo kung paano ba gumagana ang fountain ni Kuya H sa kanyang buffet table. So guys, ito ay ni-request sa akin ni Lance Party, yung aking whitey friend, Lance Party. Yan guys, pero bago tayo magsimula sa aking tutorial, sa hindi na kilala sa akin, ako pala si Henry Porquez, also known as PH. Ako guys ay mayroong catering business na kung saan yung channel ko, tinuturo ko yung aking business. Doon makikita po ninyo kung paano ba magtrabaho si PH, paano ba mag-setup si PH. Meron din ako mga tutorial tungkol sa buffet table, flower arrangement, backdrop setup, wedding at saka kiddie party setup. Kaya guys, simulan na natin ngayon. Lance, ito na yung iyong nire-request. Siyempre, bago tayo magsimula, kailangan natin malaman kung ano ba mga materials na dapat natin kailangan para makabuo tayo ng isang fountain, centerpiece. Una-una, siyempre, kailangan natin ng submersible pump. Yan guys, yan. So, ito yung submersible pump. Yan. Ano ba yung submersible pump? Submersible, syempre, ito ay the word submersible. Sinasubmerge natin ito, meaning nilulublob natin sa tubig at hinihigop niya yung tubig. Ito guys, hinihigop niya, lumalabas dito. So next, ano ba kailangan natin? Syempre, kailangan natin ng hose. Saan ito ilalagay? Dito guys. Tapos, clamp. Papasok natin dito. Yan. Tapos, papasok natin dito guys. Yan. Yan guys. Yan. Next na kailangan natin ay batya. Water basin. Yan. Ang next natin kailangan ay syempre water. Yan guys. Oh. Water. Yan. Lalagyan natin sa batya. Ito, dalawang balde. Ang sunod natin na kailangan ay banga. Siyempre, dito lalabas ang water. Pero guys, ang banga natin kailangan may butas ang ilalikod. Yan guys, may butas. Hindi ko na pinakita. Ang gamit kong pambutas dito ay barena. Yan guys, barena ang ginamit ko dito. Dapat kasing laki ng hose. Yan. Yan guys, yan. Okay? So guys, sisimulan na natin kung paano ba gumagana ang fountain. So nandito tayo ngayon sa batya na may tubig. Yan guys. Ito yon. Tapos ilalagay natin ang submersible pump. Lalagay po natin ang submersible. Yan na po. Dapat half full ito pero demo ko lang to guys. Next, ipapakita ko sa inyo kung paano. Siyempre, sasaksak natin ito sa yan guys, oh. Sa outlet. Kailangan may electric. Yan guys. Ito na ngayon, lumalabas na. Yan guys. Yan. So, kita ninyo. Pag inangat ko ito, mawawala na tubig. Pag binaba ko, yan guys. Cycle lang po yung tubig. Cycle lang. Yan. Paikot-ikot lang yan. Yan guys. So ngayon, lalagyan natin ang para makita ninyo guys kung paano ba siya gumagana. Hawakan ko muna. Yan o guys, oh. Titingnan nyo ha. Lalagay ko dito. Since maliit na banga ang gamit natin, medyo malakas ang daloy ng tubig. Kailangan natin ng control. Yan guys. Gagamit tayo ng gripo. Yan. Yan guys. Para may control ang ano natin.
Pero kapag malaki yung banga, ang gamit natin, pwede nang wala ito. Pero mas maganda rin meron ito para makontrol niya yung paglabas ng tubig. Yan. So guys, tingnan nyo ha. Nalagyan natin ng gripo para makontrol natin yung lakas. Yan guys. Yan. So kung gusto natin mahina lang, ganyan. Yan lang. Kasi maliit na banga ang gamit natin, kailangan may control tayo. Yan guys, so tingnan nyo ha. Papasok ko na siya ngayon sa loob ng banga. Yan guys, tingnan ninyo. So guys, nakita nyo na. Submersible pump. Then, hose. Papunta dito. Tapos, lalabas siya dito. Ayan guys. Yun. Yan ang principle ng fountain. Yan guys, pag inangat ko to, pag wala ng tubig, wala siyang mahigop, mamamatay. Yan guys, oh. Wala ng tubig na hihigop. Ngayon, bababa ko, magkakaroon na naman siya ng tubig.
for watching my video. Guys, kung meron kayong natutunan sa video ko ito, o may nagustuhan ninyo ang content ko, guys, Vampire Malens, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at mag-like at share na din. Muli, maraming salamat sa lahat na dumalo sa aking premiere video. Maraming salamat sa walang sawa ninyong suporta sa kay Kuya H. To God be the glory. Thank you guys. Bye-bye.